angking ngiti. Ito si Kelay. Siya ay ipinanganak na may unilateral cleft lip at palate kung saan may isang hiwa ang kanyang bibig at ngalangala. Ito naman si Jeboy. Siya ay ipinanganak na may bilateral cleft lip at palate kung saan dalawa ang hiwa sa kanyang bibig at ngalangala. Sina Kelay at Jeboy ay may angking ngiti. Bagamat may mga letra silang nahihirapan bigkasin, at bakas pa rin ang peklat sa kanilang mga labi, ang ngiti nila ay walang katulad, sadyang natatangi. Ngunit dumating ang pagkakataon na sinubok din ang tatag ng kanilang mga ngiti. Noong sila ay nasa elementarya, araw-araw na tinititigan si Kelay ng kanyang mga kaklase. Sinusuri ang kanyang mukha sa silid-aralan, maging hanggang sa paglabas nito ng paaralan. Uy, andyan na si Ngongi. Bingot! Tawag sa kanya. Bakit ganyan ang ilong mo? Bakit ganyan ka magsalita? Mga tanong sa kanya na hindi niya alam kung paano sagutin. Sa hiya ay tinatakpan na lamang niya ang kanyang bibig. Samantala, tuwing magsasalita naman si Jeboy sa harap ng klase, ay paulit-ulit na tawanan at panggagaya sa kanyang pananalita ang natatanggap nito. Uy, mlo na mo! Ngungo! Asar ng mga kaklase. Kaya't pinipili na lamang niya manahimik at huwag nang sumagot. Dahil dito ay nawalan na rin siya ng kumpiyansa sa sarili. Kung minsan ay itinutulak din siya ng mga bully niyang kaklase at ang malala pa ay binubugbog din siya ng mga ito. Pinipilit niyang lumaban ngunit sa huli, siya pa rin ang talo. Umuuwing malungkot at luhaan sina Kelay at Jeboy. Tinatanong ang kanilang mga sarili kung bakit sila pa ang nakaranas ng matinding pangungutya. Di nila mapigilang isipin na baka mas mababa nga silang uri ng tao at wala na rin silang pag-asa para magtagumpay kaysa sa kanilang kapwa. Nawala ng gana kumain si Kelay. Dahil sa takot, ayaw na rin bumalik ni Jeboy sa eskwela. Halo-halong mga iniisip at pagtatanong sa sarili. Paano kung mawala na lamang sila sa mundong ito? Gusto na lamang nila matigil. Gusto na lamang nila sumuko. Ang ngiti ay unti-unting napawi. Ngunit isang araw, sa munti nilang silid, may tinig silang narinig. Psst! Kelay, huwag kang maniniwala sa sinasabi nila. Mahalaga ka. Maganda ka. Kaya dapat, uuwi ka din maganda, sabi ni Kelay mula sa salamin. Jeboy, marami ang nagmamahal sa'yo at handa ka nilang tulungan. Ang iyong cleft ay hindi kabawasan sa iyong pagkatao. Magtiwala ka sa sarili mo, sabi naman ni Jeboy mula sa salamin. Dahil dito, nagkaroon sila ng panibagong lakas ng loob, hindi lamang para harapin at tanggapin ang kanilang problema, kundi humingi din ng tulong sa mga mapagkakatiwalaan nila, tulad ng kanilang mga magulang, guro at kaibigan. Nagpatuloy sina Kelay at Jeboy sa kanilang pag-aaral. Patuloy pa rin ang pangaasar ng iba nilang kaklase. Ngunit, hindi na lamang nila ito pinapansin. Mas lalo pa nilang pinapakita na hindi sila naaapektuhan nito. Tatag ng puso at positibong isipan ang kanilang sandigan.
Nakahanap sila ng mga gawaing extracurricular tulad ng paglalaro ng badminton, pagtugtog ng instrumento, at doon napagtanto nila ang kanilang talento at galing. Sa tuwing maiisip nila ang mga negatibong sinasabi at ginagawa ng ibang tao, inilalaan na lamang nila ang mga sarili sa ibang gawain, tulad ng panonood ng TikTok o YouTube at paglalaro ng online games. Natagpuan din nila sa paaralan at sa simbahan ang mga mabubuting kaibigan na tanggap kung sino sila. Mga napagsasabihan nila ng problema at kasama nila sa lungkot at saya. At ngayon, high school na si Nakelay at Jeboy. May mga sitwasyon na kinukutya pa rin sila, ngunit ramdam nila na unti-unti ay nasasanay na ang kanilang mga kaklase sa kanilang sitwasyon. Nagbabago din pala ang panahon. Ngayon alam na nila sa kanilang mga puso na kung kinaya nilang harapin ang ganitong pagsubok ay kakayanin din nilang muli ang mga susunod pa. At kahit anuman ang sabihin ng ibang tao, ang cleft ni Nakelay at Jeboy ay hindi hadlang upang maabot nila ang kanilang mga pangarap. Si Nakelay at Jeboy ay may angking ngiti. Dumaan man sila sa maraming pagsubok, ang kanilang ngiti ay mananatiling walang katulad. Hindi dahil iba ang hugis ng kanilang mga labi o hindi perpekto ang kanilang mga ngipin, bagkus ito ay natatangi dahil ito ay sumisimbolo ng pagiging matatag ng kanilang mga puso.